At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangalawang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Hidbon. Dito sa ating dulang, mga kwento ni Lola Sela. Bagbukhadag mag-ila, ang anak ay walang ganda, at ang ida ay maganda. Laging tampulan ng tukso si Belay dahil sa kanyang itsura, at di makapaniwalang iba na mag-ina sila. Isang araw, nagtrabaho si Belay sa mall bilang cleaner, at lagi niyang tinititigan si Piolo. At napansin ito ng kaibigan niya na si Angie. At tinukso ito na kukuha siya ng picture ni Piolo at ididikit sa dingding para makita niya araw-araw. At may nakita siyang babae na napakaganda at nakasuot siya ng headband na bumagay sa kanyang kagandahan ng babae. Ngunit, naiwan niya ito. Ito sana ay kinuha ni Belay at ihahabol sana sa babaeng nakita niya. Pero wala na yung babae. Isang gabi, isinukat niya ito sa kanyang ulo. Tinitingnan niya kung bagay sa kanya. Ngunit, nakatulugan na niya na alisin sa kanyang ulo ang headband. Anak, nasaan na yung bisita mo, ha? Ho? Eh, bisita? Nay, wala pa akong bisita. Alam ko, nakita ko nun sa kama mo na natutulog. Kaya hindi na kita tinawag, baka ka ako maisturbo siya. Inay, wala pa akong bisita na pinatuloy dito. At di po ako nagdadala ng bisita nang wala kayong permiso. Kaya baka namamalikmata lang po kayo. Eh meron! Naka-headband pa nga eh. At ang ganda-ganda niya. Wala talagang inay. Kahit tingnan niyo sa silid ko. Eh nako, malabo na siguro ang mga mata ko. Kaya hindi ko nakita masyado ang bisita mo. Malamang nga inay. Kaya magpasalamin ka na. Ayun si Mila. Eh, teka nga, mabiro. Oh, tignan nyo. Ang gagawin ko dyan, mga pre. Hi, Mila. Kumusta na ang labs ko? Mamaya, punta ko sa inyo, ha? Huh? Oo. Una, Mila. Dadalo kami bukas sa inyo, ha? Ano naman? Mamaya na lang. Para naman may makita na may umakilang ligaw sa'yo. Eh, ayaw ko nun, Mila. Ha? May nakakamali sa'yo. Uy, uy, uy. Maligaw. Eh, sinong may sabi sa inyo na nagkita ko ng ligaw, ha? Tumigil lang kayo. Tigay lang ninyo ang pangasal sa akin. Ang babastos nyo. O mga kasama. Ano? Okay na ba? Mga bastos. Kahit ganito ako, kahit wala nang manligaw sa akin. Ingat ka. Baka ka madaba. Tatama pa yung mukha mo sa simento. Melay, umagang-umaga, nakasimangot ka. Ano bang nangyari sa'yo? Hmm,
Yung mga visit na mga tambay dyan sa kanto, inasara ko. Nasirang araw ko eh. Alam mo, para mawala yung stress mo at magkasira ng araw mo, pumunta ka dun sa class mo para gumanda ang mood mo. Ha? Huh? Eh, alam ko naman eh, na si Piolo lamang ang nagpapaganda ng araw mo. O nga pala, naparito ba yung may-ari ng headband? Ay nako, kung headband lang, itago mo na. Baka hindi na yun babalik. Ay nako, kunin ko nga yung bag ko at tingnan ko yung tali ng buhok ko at yung headband. Ah, eto yun. Ano kaya? Ilagay ko dito sa buhok ko. Bagay ko kaya? Wag na lang. Nakakaya. Baka biglang makita ng may-ari. Makakalit pa sa akin. Naku, kabayan ni Judas. Naku, ikaw naman. Ano ka ba? Nanggugulat ka naman eh. Nagulat ka ba? Ah, ito pala. May ibibigay ako ulit sa'yo. Ano na naman yan? cheesecake naman ulit para sa'yo. Naku, huwag mong sabihin na naman na may customer na di naubos at ayaw mong kainin kasi di ka kumakain nito. Hindi ah. Talagang... Iningin ko yan kasi may mga bagong delivery na cheesecake. Sabi naman ng manager, paghati-hati na lang namin ng mga natira. Kaya nagtabi ako para sa'yo. Ah, ganun ba? Oo. Sige, salamat ha. Kumusta pala yung party doon sa pinsan mong balikbayan? Okay naman. Kaso medyo corny. Kasi wala akong naisayaw doon eh. Kasi ang gagaling ng mga bisita nila. Nakakaya. Baka magkalat na ako dun. Kaya, hindi na ako sumaya. Hindi ako marunong eh. Ah, ganun ba? Oh, paano? Pauwi ka na ba? Oo. Bakit? Kwan. Milay, ihatid na lang kita. Gusto kitang ihatid kasi gusto kitang... gusto kong makilala ng lubusan. Gusto ko na makilala ng nanay mo. Para naman makilala ko sila. Oo pwede? Naman. Bakit hindi? Anong bakit hindi? Ang sabi ko, bakit hindi ka mag-aral sumayaw para sa susunod na may sayawan, makakasayaw ka na para di ka mabangko? Ganun pala. Siguro sa susunod na lang. Next time na lang. Paano? Sige na. Oo. Sige. Bye. Salamat ulit dito sa kwan na binigay mo sa akin. Ingat ka. Bye. Ingat ka rin dito ha. Sige. Salamat. Ay, naku. Kinilig na naman ako nito. Pero, kala ko, ihatid niyo ako. Asar. Pero, di bale. Sabi niya sa akin, ingat ka. O di ba? At least... Meron siyang sinabi na nag-care siya sa akin. Alam mo ba? Yung isang politiko, na pag nakita ka nanginginig siya, nagkakanda utal-utal, di ba? Pag nakikita ka, tanda mo? Oo. Natatandaan ko yun. Yung matanda na ang laki ng mata niya, may parang bumbilya ang kalaki. Tapos yung parang ulo, kasing kinis ng bao. Ay, nako. Mabuti pa sana. Yun na lang ang pinatulan mo eh. Eh di ngayon, mayaman ka na sana. Kaysa dyan sa naging asawa mo, nadinggoy ka eh.
Anong nangyari sa'yo? Oh, anong napala mo? Iniwan ka rin. Ano ka ba naman? Kung yung politiko naman ang pag-uusapan lang natin, ay mabuti pang mamundok na lang tayo. Ayaw ko dun sa lalaking yon. Bukod sa malaking mata, kalbo, ang laki pa ng bunganga. Ay, ayaw ko dun. Pakiramdam ko nga parang gusto akong higupin ng buong buo noon eh. Ay, nako. Ikaw talaga, napaka-artibo kasi. Ay, napuntahan mo naman ang babaero na. Sugarol pa. Eh, ang arte-arte mo naman kasi. Oh, anong nangyari sa buhay mo ngayon? Ha? Anong sabi niyo? Ay, sorry. Nagbibiro lang ako. Sorry. Nandyan ka pala, anak. Halika dito. May napag-uusapan lang kami ng tiyahin mo. Eh, sige. Aalis na ako, ha? Eh, bakit aalis ka na? Eh, nagkikintuhan pa tayo dito, eh. Dito ka muna. Ipagtitimpla kita ng Diyos. Maupo ka muna dyan. Lalait ako ng mga tao. Porkit ganito ang itsura ko. Porkit pangit ako. Minamalit nila ako. Bakit? Kasalanan ko ba na ipinanganak ako ng ganito? Bakit? Melay, hindi ka pangit. Hindi ka pangit. Hindi ka pangit, Melay. Ah, ito yung headband. Ano kaya kung itry ko na ilagay ko sa ulo ko? Bagay kayo sa akin? Ayoko nang umiyak. Tanggap ko naman na pangit ako. Alam ko naman kung anong tsura ko eh. Dito nga ako sa harap ng salamin. Isuot ko na ang headband na ito. Teka. Huh? Bakit ako gumanda? Bakit nag-ibang mukha ako? Ano ito? Ako ba ito? Melay! Melay, buksan mo kaya itong pinto! Ay naku, Melay! Ang inay. Haalisin ko muna. Tinatawag niya ako eh. Teka, oo. Opo, inay! Nandiyan na po! Haalisin ko na nga. Nagpako ulit ang ako. Naging pangit ako ulit. Inay! Melay! Ginagawa mo? Wala po, inay. Pasensya na po kayo. Anak, ako ang dapat humingi ng pasensya sa iyo. Pagpasensyahan mo na yung tiyahin mo. Ganun talaga ang bibig nun. Matabil. Kung ano-ano ang sinasabi sa iyo, anak. May pagkadaldal talaga. Walang preno. Mga dalaga pa kami talaga nun eh. Ganun na siya. Nasanay na ako sa kanya. Kaya hindi ko na pinapatulan. Hindi man lang kita na ipagtanggol sa kanya, anak. Sa susunod na laitin ka niya, makakatikim na yun sa akin. Ayos lang po, inay. Sanay na rin ako eh. At saka, totoo naman yung sinabi na pangit ako. Kahit nga kunting ganda, di man lang ako nabalatuhan. Kahit sa panaginip nga, di ako pwedeng maging kagaya mo, inay, o gaya ng iba. Luka-luka ka talaga, anak. O sige na. Huwag ka nang magtampo dyan, anak, ha? Sige po, inay. Matulog na kayo. Ikaw din. Matulog na rin. Beauty Queen! Ay, teka. Try ko ulit. Baka namamalikman talang ako. Baka nananaginip lang ako.
Totoo ba talaga? Katukin ko nga itong salamin. Ewan ko, te. Oh, teka. Okay naman ah. Ah, sige. I-try ko ulit na ikarga dito sa ulo ko. Heto na. Ako ba talaga ito? Ako ba? Ang ganda-ganda ko. Di nga. Oh my God. Ang ganda ko na talaga. Ganda-ganda. Dito, bibili ako ng magandang damit. Alam ko na kailangan ko ng magandang damit. Ato, pulang damit. Wow, ganda nito. Ang gandang-ganda ko dito. Ito, bakit sa akin? Miss, pwede bang magtanong? Yes. Ito ba yung smaller size niyo? Teka lang, Miss, titignan ko kung bagay sa iyo. Ano? Bagay? Hanapan ako ng mas bagay? Teka! Miss, ito! Mas bagay ito sa'yo! Tingnan mo, oh! Yan, ito! Atribida ka rin, ano? Ito ang gusto ko, tapos ipapakita mo sa akin ang baduy na damit na yan. Hoy! Kahit maubos ang sahod ko, ito ang bibigay mo sa akin? Ito, naintindihan mo? Pakialamera! Ito ang gusto ko! Okay, neto. Ibalot mo yan, ha? Nakakainis. Bilisan mo na! Naku, masisirang ulo ko sa mga tao nito. Sige na, dalian mo! Miss, so sorry. Hindi ko sinasadya eh. Wow, ang ganda niya. It's okay. Nako, ngayon ko lang siya nakita dito. Ang ganda-ganda niya. Ano? Okay ka lang? Okay lang ako. Sorry talaga, Miss, ha? Nagmamadali kasi ako sa mga order nila. Papasok din ako sa coffee shop na yan. Sige, ha? Yes, ma'am. What is your order? Isang cheesecake at isang banana crepes. Wow. Ang ganda niya talaga. Sobrang na itong nararamdaman ko, ah. Parang malapit siya sa akin. Parang familiar siya. Coffee, please. Thank you. Okay, ma'am. Ganda niya talaga. Kilala. Pero nung sinabi ko na cheesecake, parang natigilan siya. Pero iba ang tingin niya sa akin. Kilig na kilig ako. Ngayon, ako yung babaeng nilalait nun. Naging maganda na ako ngayon. Kaya iba ang trato sa akin. Ng mga nakakasalubong ko, di na nila ako nilalait. Tinitignan ng maayos, kasi maganda na ako. Hindi kagaya noon
napangit ako. Ngayon, hinahangaan na nila ako. Parang tolo-laway ang mga lalaki nakakakita sa akin ngayon. Ngayon, mag-iiba na ang aking buhay. Di na nila ako lalaitin dahil sa itsura ko. Oo, hindi na. Bagkos, para silang asong ulol na susunod-sunod sa akin at maglalaway. Ano kaya ang kahantungan ng naging maganda ni Nilay? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Hidman! Dito sa ating durang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnula, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.